good afternoon na pala sa lahat. Yan, ako ang inyong lingkod, Danilo Pinarejo. Ay, hello. Ako si Floribeth Scavarti Pinarejo. Yan na, muli. Yan, babalik kami sa ating munting programa namin dalawa. Yan. Para pamahagi sa kanya, pamamahagi niya mga salita ng Diyos. And then sa akin, mga news update at saka yung mga topic na kailangan natin ngayong panahon ng pandemic o sa ating GCQ. Yan. Then okay, and then sisimula muna natin to sa panalangin, di ba? At matatapos din to sa panalangin. Okay, sige. Start. Amin namin sa langit. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin at sa aming buong pamilya dun sa aming mga probinsya. Ama, na po'y maging maayos at matrasay po ang aming nagawa sa araw na ito sa magitan po ng YouTube. Magbabalik po niya ang gusto niyang magbalita po. At gusto ko pong magbahagi ng Ebanghelyo ni Jesu Kristo sa pamamagitan po ng pag-video na ito sa pamamagitan po ng pag-send sa YouTube. Ama, malamal po namin kayo at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang na nagawa sa araw na ito. Ang lahat ng ito may samot na langin ko po at iniiwan sa pangalan ng inyong nag-iisa at bugtong na anak ni Jesu Kristo. Amen. Amen. Yan. Okay. Sisimula natin to sa mga news. Yung mga bago tayong news. Yan. Simula natin to. Yan. Okay. At yan, ang kanyang scripture. Yan, aking scripture lang to. At ang aming palang scripture. Sorry. Yan. At supportahan natin to sa 2022. Ang aming background ngayon, Goal 3022. Support tayo, support. Yan. Sa mga kaibigan natin. Mabuhay ang Guardians. At sa grupo ng Balikatan People Alliance. Makikita. Then yan, sisimula natin sa mga news. And then, babahagi nga itong aking kapartner. And then, pagbabahagi ng ating kapartner, comment kayo. Live natin o ay sa shoutout natin sa akin. Diba no? Okay. Ikaw muna kaya? Muna. Sinabi mo ng news. Okay, sige. News muna tayo. Okay. Ito yung nangyari sa Kuan. Ito yung nangyari na daanan natin doon sa tinatawag nilang sabungan dito sa may Island Cove na nakita natin na sunog na sunog na yung mga bahay at nakikita na natin yung mga tao doon na naghahakot na lang sila ng mga yung pwede pang gamitin. Ito yung kuha niya yun. Sa Island Cove, Binakayang, Kawit, Cavite. Yan. 2,000 na sunugan sa Cavite, inayodahan ni Bongo. Kasunod ng paghingi ng tulong ng lokal na pamahalaan, agad nirespondihan at inayudahan ng outreach team ni Senador Christopher Bongo ang mga residente ng biktima ng malaking sunog noong March 19. Mga kababayan, gusto kong humingi ng tawad. Pupunta ako dapat dyan sa Kawit para makita kayo pero pinagbabawal ito ngayon ng quarantine restriction. Huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo pababayaan ng gobyernong ito na magmamalasakit sa inyo, sabi ni Go sa isang video message. Bilang Batanggenyo at adopted son ng Calabarzon region, palagi akong handang tumulong sa inyo sa abot ng aking makakaya ayon kay Senador.
Matatandaan na noong February 10, 2019, ang mga gobernur ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon ay naglabas ng manifesto na nagdideklara kay Gobi lang adopted son ng Region 4A at tinawag siyang Special Assistant to the People. Ang ina ni Go ay lumaki sa Batangas bilang miyembro ng Tisero Clan para masunod ang health safety protocols na ipinatutupad ng gobyerno. Nagsagawa ang grupo ni Go ng magkahiwalay na aktibidad sa Florante Ilano Memorial Elementary School, Binakayan Elementary School at Binakayan National High School. Umabot sa 1,844 residente o 517 pamilya ang nabigyayaan ng meals, food pack at cash assistance. Natanggap din sila ng vitamins, mask at face shield bilang proteksyon laban sa COVID-19. Nako, nakakalungkot nangyari sa Binakayan, ano? Dami pa lang na biktima. Kasi sa aking pananaw diyan, no. Kasi sa tapat tinayuan na ng mga building, mga Chinese building na tinatawag nila malaking casino daw. Yan, sa tapat. Sa akin lang, yung pangyayari na yan is parang sinadya yan. Sa akin, ha? Parang sinadya. Kasi ang tao dyan hindi basta mapapaalis kung sasabihan lang ng mga gobyerno o sasabihin ng mga sasabihan lang na paalisin. Hindi kayang paalisin sa dami na rin nilang population dyan. Dahil, kuhan yan eh. Squatter na yan. Squad dyan eh. Siyempre yung mangyayari, dadaanin nila sa ganyang bagay para isang bayaran na lang. Ngayon, bantayan nyo, darating ang panahon, malalaking building na rin ang itatayo dyan sa, malalaking gusali na rin ang itatayo dyan sa, ng pinangyarihan ng sunog niya. Tandaan yan. Okay. Yun. Okay. Yun. Marami palang na biktima o marami palang pamilya ang apektuhan ng sunog na ito. Napangyayaring sunog doon sa my island ko. Okay. So, dito naman tayo sa masahin natin ang First Nephi. Hanggang ngayon, nasa First Nephi pa tayo, no? So, hindi na namin napagpatuloy. Ako na lang magpapatuloy ng pagbabasa ng Aklat ng Mormon. Okay. Pwede rin ako. Nasa First Nephi na tayo, Kabanata 3. Sa verse 6 na tayo. So, kung gayon, humayo anak ko at ikaw ay kakasihan ng Panginoon sapagkat ikaw ay hindi bumubulong-bulong. Dapat huwag tayong magbulong-bulong. Kung anong dapat natin gawin. Kung ano ang dapat at kung ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos, dapat natin gawin. At dapat natin sundin. At walang murmuring, walang pabulong-bulong. Dapat sa puso, yun ang sinasabi ko na, sinasabi ko na dito. Gawa. O walang burong-burong, walang bibukuan, pero nangyayari hindi pa rin nasusunod. Nagiging pakno lang ang mga tao mabulong-bulong. Sabi ko sa inyo, trahidor yan sa madaling salita. Pabulong-bulong. Yan, watch that. Continues. Okay. At sa verse 7 naman, at ito ay nangyari na ako si Nephi ay nangusap sa aking ama. Hahayo ako at gagawin ng mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon sapagkat nalalaman ko ng Panginoon ay hindi magbibigay ng mga kautusan sa mga anak ng tao maliban sa siya ay maghahanda ng paraan para sa kanila upang kanilang maisagawa ang bagay na kanyang ipinag-uutos sa kanila. Yun. So verse 8, at ito ay nangyari na nang marinig ng aking ama ang mga salitang ito, siya ay lubhang nagalak sapagkat kanyang napagtanto na ako ay pinagpala ng Panginoon. At sa verse 9. Yes, verse 9. At ako si Nephi at ang aking mga kapatid ay naglakbay sa ilang, dala ang aming mga tolda upang umahon sa lupain ng Jerusalem. Verse 10. At ito'y nangyari na nang kami ay nakarating sa lupain ng Jerusalem, ako at ang aking mga kapatid ay nagsanggunian
sa isa't isa. Okay, sige. Ayun. Okay. Verse 10 na lang muna tayo. Ayun yun, verse 10, yan. Okay, at sa susunod nating pagbabasa ng Aklat ni Mormon, yes, pagpapatuloy natin yan. Sa First Nephi pa rin tayo, chapter 3, yun. Verse 11. Yes, sige. Yun. Yan, magbabalita pa rin tayo, mga news. At ito ay record na lang. Dito live kasi may diferensya ang signal natin. Mahina. Kaya laging tinatawag nila nagluluto. Kaya record. Okay. Vlog na lang to. Yeah. Welcome to my vlog. Danilo Pinarejo. At ang kapartner ko. Follow nyo kami sa aking YouTube. Pakipindot lang yung subscribe. Makikita nyo naman dyan sa gilid. Yan. Turo mo ngayong gilid. Na, kikita mo. Yan, makikita nyo dyan. Oh. Pindutin nyo lang yan. Oo. Yan. Click the notification. Hindi, sa taas yun. Dito nilagay ito. Click the notification below. Yan, makikita nyo yan. Pindutin nyo lang yan. Yan. Para updated kayo sa aming mga darating pang mga vlog. At pindutin niyo all. May all 'yan. Pag pindutin niyo ng bell, hanapin niyo all, pindutin niyo 'yon. Yan. Kasi kami, nagsusubscribe din kami at sinusuportahan din namin ang mga ibang mga vlogger. At susuportahan din namin yung mga vlogger na mabababa pa. Okay, 'yan. Sige. Okay. New news tayo. Sige, basahin mo. Sige. Sige. Tacloban Mayor Romualdez nauna sa bakuna. Ha? Si Mayor Romualdez nagpabakuna na. Nag-una-una na siyang pabakuna. Siyempre. Padadalhan ng showcase order ng DILG. Ha? Padadalhan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ng showcase order si Tacloban City Mayor Alfred S. Romualdez matapos na maunang magpaturok ng bakuna laban sa COVID-19. Okay. Ayon kay DILG Undersecretary Ipimaco Densing, ang mga bakunang dumating sa bansa kamakailan ay nakalaan sa mga healthcare workers na siyang pinakalantad sa virus. Tama naman. Paliwanag niya, ang mga lokal na ehekutibo ay nasa kategory A4 para sa listahan ng mga prioridad. Kaya't hindi pa sila dapat na maturukan ng bakuna. Ani Densing, nais nilang mabatid ang panik ng alkalde bago sila magsagawa ng ng anumang hakbang laban dito. Kaya't padadalhan nila ito ng showcase order upang papagpaliwanagin. Nagtataka rin ang DILG kung bakit kinailangan ng alkalde na baliwalain ang protocol sa pagbabakuna. Tiniyak naman ng opisyal na kung mapapatunayang mayroong nagawang paglabag ang alkalde ay agad silang gagawa ng aksyon laban dito. Based sa kautusan ng National Task Force on COVID-19, tanging mga healthcare workers ang unang babakunahan. Susunod ang mga senior citizens at yuhuli ang mga government officials. Una naman nang sinabi ni Romualdez na 50% lamang ng mga healthcare workers sa kanilang lugar ang nais magpabakuna. Kaya't kinailangan niyang umaksyon upang maikayat ang mga ito na sumalang sa vaccination. Yun.
Oo, wala naman masama sa vaccination niya kasi sila nga nagpapatunay na yung mga humors na nagkaka-COVID daw pag nga nagpa-injection. Hindi naman totoo naman siguro yun. Kaya yung mga opisyales ng gobyerno, lalo na sa si Romualdez ng Tacloban, Mayor Romualdez, ay siya ang nauna. Ayan, naunang nagpa-vaccine o nagpa-turok na injection anti-COVID. Diba? Tama yun mga kaibigan. Yes. Pero may napapansin lang ako. Ha? Hindi naman sa ano. Napapansin ko kasi sa mga balita. Mga bali-balita. May nakikita akong nagpaturok ng mga official na naka-face mask at naka-face shield pa rin. Eh di ba naka-vaccine na kayo? Eh bakit matatakot tayo sa COVID-19? Totoo ba kaya yan? Ah, malalaan natin yan. Yan pa rin. Yan ang mga issue na dapat na malaman. Totoo ba kaya? Yeah. O hindi? Isang malaking question mark. Okay. Bati muna tayo sa yun mga... Yun lang naman ang napapansin ko eh. Bati muna tayo. Oh, hello kayo dyan sa mga taga-probinsya, sa Amis, Kanagaliti. Kamusta kayo dyan lahat? Maayong hapon sa inyong tangan. So, naami, among programa, tigili, og suportahan to natin eh. Si Duterte ko. Muna. Okay. Magandang tanghali po sa lahat. Yan, lalo na sa mga Fenarejo family dyan sa Bohol. Yan, sa aking magulang dyan. Danilo, Gaudencia, and Antonio Fenarejo dyan. Yan. Okay, gusto ko lang malaman kasi kung narinig nyo kami, mga friends, ito lang ang gusto kong malaman. Ang Googles, naglalagay ba sila ng picture na walang panghintulot sa tao? Pahintulot sa tao na mag-post sila ng picture sa Googles. Kasi ganyan na nangyari sa aking mga magulang. Pinos sa Googles, nandun nga sila. Pag open mo, nandun ang mukha nila. Yun lang ang gusto kong, kung yun ba ay may pahintulot sa mismong mga tao na kinuanan nila. Yan. Yun ang gusto ko lang malaman. Okay. Maaba no? Okay, saglit. Ito muna yung last one tayo. Last news muna tayo bago tayo magpapalang. Last news. Pondo ng bakuna na sa bangko pa ni Duterte. Sa bangko pa daw ni Duterte. Nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pinakahuling meeting ng Interagency Task Force o IATF on the Emerging Infectious Diseases na sa bangko pa ang pondong inilaan para sa mga bibilhing bakuna laban sa COVID-19. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos questionin ni Senator Pampilo Lacson at sina Hontiveros kung bakit mabagal ang pagdating ng bakuna sa bansa. Kahit bilyon-bilyong piso pa ang nautang ng gobyerno, sinabi ni Duterte na hindi hawak ng gobyerno ang code cash dahil ito ay nasa nagpautang pang bangko.